just medyo. At saka hindi direct equipment. Kaya niya po dito ang ibang alat ng kapalito, ibang equipment na ito, especially na yung dinner equipment ay bigay po ng China. Ito po ay covered ng Horizon 2 for projects 96. Ang total cost po nito ay 427 billion pesos. Next slide. Ito na yung mga approved and various procurement waiting delivery. Iba po rito ay napirmahan na yung mga kontrata, yung iba ay pupirmahan pa rin. Bukas po na hapon, Mr. President, ay pipirmahan ko yung kontrata para sa kadagdagang 32 Black Hawk helicopters. Pagka po na-deliver yun, 32 plus yung 48, yung 69 yung binili nung last time, ay magiging 48 na yung natin, yung ating helicopters. Pwede na po nating i-retire yung ating lumang Huey helicopters. Lahat pong kurito nito, Mr. President, ay nakakahalaga ng 295 billion pesos. Kung ihahambing po natin ang minang mga nabiling mga bagong kagamitan sa inyong termino, ihahambing natin sa mga nakaraang administrasyon, hindi po sila makahambing. Mas marami po kayong nabili ka sa yung limang previous administration. Next slide, please. Ito na po yung ating mga nabili mga equipment. Ito, yung helicopters na yan. Ito pong mga assets to ay multifunctional. Pwede kami gamitin pang surveillance ng mga exciting area. At ang pinakamahalaga nito ay nagagamit natin sa kalabilan. Next slide, please. Ito po yung isang proyektong napakaganda na dapat ay ipagpatuloy natin. Ito po yung tinatawag na convergence between DND and DPWH. ITAS, ang ibig sabihin ay tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Ito po ay sa tulong ni Secretary Villarroel. Noong 2019 to 2022 ay 192 na yung completed, ongoing ng 363 projects. Total projects na ito ay 555. Ito po yung mga, ang ginagawa ko nila yan ng ITAS ay mga building tulad nito. Barracks po ito na inaugurate namin sa Camp Texon. So lahat po ng kampo sa buong Pilipinas ng Army ay meron ng mga built ng mga bagong building. Hindi lang po yan, kundi kumato. Next slide, please. Gumagawa rin sila ng mga roads na naka-stage. Ito po yung kampo doon sa Timaritan, bagong gawa po itong kampo na to. Ito yung mga bago nilang building doon. Ang total cost po, pakibalik yung ang total cost po nito lahat ay 15.041 billion pesos. Ngayon pong taong ito, 2022, ay meron na naman tayong nakalaan na 5 billion pesos para sa proyekto mga ito. Next slide. Next slide, please. Ito po kanina yung natanong niya, Mr. President. Ito yung bagong building na binigyan niya ng pera noong 2016. So, malapit na po itong matapos. I think it's about 85% finished. And we expect this to be finished during your time. Para po ating mapasinayaan, ma-elaborate natin. Gumawa rin ng IT barracks doon sa Biluna. Renovation of the Biluna Medical Center dito sa Tinyong Luma. At saka two-story hospital in Camp Navarro. Ito po yung binigyan nila ng pera sa Kalarian sa Tambuanga City. Na hanggang ngayon ay paggawa na po ito, kulang na lang yung mga paggamitan na bibigyan. Pero na po nakaraang buwan ay tinawagan ako ng taga-office of the President na kaya tanong kung magkano pa ang ating kailangan para sa kanilang kagamitan para makompleto na po ito. Bago ko pataposin ito, Mr. President, ay gusto ko lang pagkitin na napakalaking tulong po ang ginawa niyong pagdodobli ng salaries, ang sweldo ng mga active personnel. Talaga, kasi po, kaya po sila inspirado silang magtrabaho, katulad ng pinakaroon niyo kanina,
kung bakit napakalaki ng ating tagumpay laban sa mga komunistang rebelde at sa mga terorista at inspirado yung mga sundalo dahil kung nagdoble ang sundo nila. Hindi lang po sila nakilabang, pati na rin kami mga retirado, tulad ni Secretary Galvez sa Katasiteraanyo, ay nagdoble din po yung aming pensyon. Noong mangyari,